Ang hindi alam ng marami, si Migo pala ay sa Australia pa na-discover ng kanyang manager na walang iba kundi ang pop diva na si Kule Desma. Alam po, nakita niyo kay Migo sa Australia kasi kinikwento niya, front action ng show niyo eh. And then, may kwento about the CD eh. Diba? Na iilang miyembro lang pala ng pamilya ang nabibigyan niyo ng CD na yon. Siyempre, gwapo, no? Number one, of number course. Number one. Para sa akin, ang nakita ko kay Migo, yon, siyempre una, very attractive. Very young, he was only what, 14? Yeah, 14. Yeah. Payat na payat pa, sabi ko, mag-exercise ka, magpalaki ka ng katawan. Kasi maraming malalaki katawan. Kasi it kind of looked like I was a bit sick. Sa talento, talagang okay, may future. Very talented. First of all, he makes songs. Ang gaganda ng mga kanta niya. To me, that's already a God-given talent. Yes. Na hindi mo ma-ano yon, hindi mo ma-isnab yung ganong klaseng tao. Magaling ito. Mula raw noon, nakagawa na si Migo ng ilang TV commercials dito sa Pilipinas. So, Miss Ku, kayo ang manager ni Migo dito sa Pilipinas. Opo. Pero aside from being a manager, syempre parang co-management. All right. With GMA and with my assistant si Manu Ku. Yes, but on top of that, kayo din ang takbuhan niya, parang nanay niya. So, paano niyong binabalansa yon? Pagdidisiplina bilang artista at pagdidisiplina bilang binata na gwapo. Napapalo pa to. Wala naman disiplina. Alam mo ako kasi I have learned, buti na lang mature na rin ako as a Christian. Kaya ini-imagine ko, paano ko ba papagalitan to si Migo? Umpisa pa lang siya noon, marami siyang mga nilalagay sa mga social media na sabi ko, ha, ate ka muna. Mahipid ba si Miss Ku sa'yo? Not at all. Not at all. Not at all in the way that it's bad, because the way that when I was living with her, when I was staying at her house, she was very kind and genuine, and it was the kind of thing where she didn't have to get mad because I didn't want to disappoint her. At bilang manager / second mom dito sa Pilipinas, marami daw payo si Miss Ku para kay Migo. Ay, lagi ko sinasabi sa kanya, be professional, huwag kang late. Kasi importante na marespeto ka nung especially the people around you, the higher ups, don't make people wait. Meron ba siyang inilapit sa inyo na naging problema o struggle niya sa show business? Alam mo, ang mga sumusunod sa salita ng Diyos, hindi perfect ang kahit na sino. Yeah. We are all in a process. Kaya kung one day may makita kayo kay Migo na dapat hindi niya ginagawa. And I believe that he is in a process of changing. Kahit today, I am glad that Migo is getting better and better in his walk with God. Pero kahit ako, minsan, nagkakamali pa rin. So, wag natin huhusgahan si Migo na, naku, dapat alam mo, akala ko Christian na yan, yung ganon. Hindi. Dapat, bigyan natin siya ng pagkakataon. Pray for him. Amazing. Bukod sa acting, aminado si Migo Adeser na malapit din sa puso niya ang musika. Let's talk about yung talagang passion mo, which is singing. Yeah. Paano ngayon ang singing mo? Nasaan, magkakaroon ka pa ba ng panahon doon? Well, at the moment, dahil nag-sign ako with GMA Records at na-re-released a Suntok Saban, we released I Long to Ask You. Mm. And those, don't get me wrong, those were amazing songs. But I just feel like I wasn't able to put in exactly what I envisioned for. So I've decided to somewhat make music on my own, underground ulit. So ano to, iTunes? No, this is just for personal, hobby. I'm not too sure exactly what I'm gonna do with the music yet, but see, I haven't released anything in a long time, but it doesn't mean that I've stopped making music. I've made a lot of music. Meron pa rin. But I just haven't released them. Katunayan, proud na ipinarinig sa akin ni Migo ang isa sa mga kantang isinulat niya. Sige nga, Migo, a few lines to describe your life now. Well, there was, this song was, I was very infatuated with this one girl. And so I made a song and it goes, I can see your name in the stars. I can smell the perfume wherever you are, yes. I can see your face in the stars, but these are just memories, yeah.
That's nice. And then he goes like, "You're my shooting star, shooting star." Then he goes like, "Falling down and catching the wind." So it gets all poetic. Nasaan na ba yung babaeng to? Hindi na tuloy? Wala.